Yung halo-halo po namin na hindi tinipid sa sangkap at sa milk po. Ito po yung halo-halo na hindi nakasanayan ng lahat. Apo, sir, lagi pong ganun sinasabi sa amin, sir, na halo-halo daw po na may konting yelo. Kasi sa sobrang dami na nung sangkap, kukunti na yung nailalagay na yelo. Tapos milk pa, marami pa rin po milk. Kasi po, sir, ano, punong-puno nga po. Kaya po, kailangan talagang i-separate yung ice po. Ang binabalik-balikan po sa amin, sir, yung milk po. Kasi yung pagka-creamy niya. Sir, nakakaano po kami. 500 to 600 per day po. Lahat na po yun, sir. All variant po. Yung gatas ang nagdadala ng pagka-special ng halo-halo namin. Konti nga lang po na ilalagay namin sa cup, pero pwede naman po yung mga nagda-dine-in po, pwede naman pong magpabalik-balik dito sa amin para kumuha po ng ice. Unlimited naman po yung ice. Nag-a-add pa rin po kami minsan ng gatas. Yung halo-halo namin, sir, wala pong asukal. Talagang milk po ang nagpapakreamy sa kanya. Dinadayo po nila kasi parang kakaiba nga daw po yung halo-halo namin. Yung parang hindi yung nakasanayan nila na halo-halo. Sa paggagawa ng halo-halo, sir, ilalagay po namin sa baso yung banana, tapos gulaman, sago, beans, then yung ube po. Tsaka po namin ibubuhos yung gatas na special. Tapos toppings po ng leche flan, ube, tsaka po makapuno. Pinakamaaga po namin na cut off, 12:15 po. Sold out na po yun kasi nabilang na po namin lahat ng, natanong na po ng asawa ko lahat ng quantity ng order ng bawat taong nakapila. Opo, sir, may mga regular na po na alam po nila na maaga po talaga silang pipila. Naman po nagre-reklamo. Lagi pong masaya dyan sa pila namin, sir, lalo po pagpahuli na, yung paubos na yung mga sangkap. Yung alam nilang, lagi nilang sasabihin, ay, kumakapit na lang kami sa prayers na umabot ang sangkap. Bali, sabi nga po nila, lahat halo-halo naman daw po. May iba-iba lang po talaga na kagaya ng ube overload, mas marami po yung ube niya. Hello po, ako po si Jane Defante. Ako po yung may-ari ng Juana's Halo-Halo. Located po kami sa Block 2, Lot 17, St. Rose 2 Village, Kasile, Binyan City, Laguna. Ayun po, meron po kami ditong special halo-halo, ube makapuno, ube overload, tapos crema de leche and mais con hielo po. 5 variants lang po. So, nagko-complement po yung ang lasa ng bawat isang sangkap para magiging perfect yung lasa. Po, ang halo-halo po natin ay 109, then yung ube makapuno po ay 139. Yung ube overload po ay 119 po. Then yung crema de leche 109 and yung mais con hielo po 99. Best seller, sir. Ano, lahat po eh. Pagka mga first time pong mga nabili, halo-halo po. Pag second timer, inuulit lang din po nila. Minsan po may isang customer binibili po nila 5 variants po. Tagi-tagisa po 'yon. Sir, yung halo-halo namin, hindi po yung gatas na nabibili na diretso sa baso ang lagay po. Bali, yung gatas po namin,
niluluto po namin, tapos papalamigin, then i-chilled po. Lahat po nung sangkap namin, pamula sa sago, gulaman, saging, ube, makapuno, leche flan, kami pong lahat ang gumagawa niyan, sir. Homemade pong lahat. Ang binabalik-balikan po sa amin, sir, yung milk po. Kasi yung pagka-creamy niya, sir, kasi niluluto pa po namin siya. Tapos meron pa po kaming mga added na mga secret recipe po dun sa milk na ginagawa po namin. Kaya po namin nasabi na kakaiba yung halo-halo na. Yung gatas po, ang tagagawa ko, dati ako, kasi nung mga 50-50 cups pa lang po yung order namin, dati ako po ang nagagawa. Ngayon, asawa ko na po ang nagagawa. Bali, pinasa ko na po sa kanya yung magic wand. Si Lola po, ang in-charge siya, tagaluto ng saging po. Pero natulong din po yan sa paggagawa ng yelo kasi ayaw po niya na walang ginagawa. Kumuha na po kami ng makakasama po namin dito, bali pinsan po namin. Yung mga pumipila sa amin, sir, yung mga bumibili sa amin, meron pong mga taga-Alabang, Makati, tapos Batangas, Los Baños, ayun po, Kalamba. Malalayo na rin, sir, mga talagang dinadayo po nila. Yung size po ng cup namin ay 22 oz. Pang milk tea na po ang size ng cup namin. Kaya malaki po. Kaya po ang sinasabi ng iba, pang 2 person na daw po. Simula po kami, October 2022 po. Pero every Sunday lang po yun. And then, daily lang po kami, nitong February lang po. Tapos po, March 3, may nakapansin po sa amin na vlogger na taga Kabuya po, si Food Travel PH po. Siya po yung nakapansin sa amin. Then, dun na po nag-start yung ganyan na laging mahaba po ang pila. Yung gatas, sir, na-discover ko po yun, out of katakawan po, ganon. Mahilig po kasi talaga kaming kumain. Tapos, ayun, naisip ko nga rin po na mag-experiment po kami ng gatas. Para po yung ordinaryong halo-halo na natitikman ng iba, maging kakaiba po sa panlasa nila. Mag-level up po, nakasanayan nilang halo-halo. Marami rin naman pong trial and error, sir, bago namin ma-perfect yung lasa ng gatas. Ayun daw po, sir. Totoo ang chismis na halo-halo na may konting yelo. Ayun, sir. Ayun po yung matagal ko nang pinagpe-pray na gusto namin magkaroon ng business na nakastay lang po kami sa bahay. Yung kami po yung nagmamanage po. Yung hindi po namamasukan, sir. Marami kaming sinubukan, sir, kasi po online seller ako eh. Naging supplier po ako ng chicharon bagnet. 2019 po yun kalakasan ng chicharon bagnet namin. And then, nag-stop po kami ng pag-o-online nitong nag-COVID po, nung nag-lockdown, 2020, sir. Sa pangarap namin na guminhawa ang buhay po. Na magkaroon, hindi sir, magkaroon. Kasi po nangungupahan po kami ng bahay. Magkaroon ng sariling bahay. Ayun po. Sir, wait lang po. Nahihikab ako. Pero ang pahingin tissue. Hindi, sir. Nahihikab lang po. Huwag pong iiyak. Pangit po. Si sir naman eh. Pagka talaga... Pagka yung, ito yung the best na panahon na ibinigay ni God sa amin, hinihiling namin, naiiyak ako.
Sir, ano ba yan? Sabi ko, hindi ko naiiyak. Ayun, sir, kasi di ba nga matagal na kami nagpe-pray ng maayos na business. Bali, dito lang po talaga sa halo-halo. Tingin po namin ito na yun kasi ito na po nag-uumpisa na po, sir, eh. Bali, na ipakalat na po nila yung halo-halo namin na okay po yung lasa, na masarap po yung lasa. Opo, dating pinapangarap namin na andito na po kami, umpisa na po. Nagsisimula na po patungo sa pangarap namin. Opo, sir, masarap po talaga sa pakiramdam na nakikita mo yung mga paghihirap mo po na nasusuklian na po. Yes po, lahat na pinaghirapan namin mag-asawa, eto na po yun. Naiiyak kasi. Sa tingin ko po, itong halo-halo na po ito ang magdadala sa pangarap namin. Ayun, advice ko po sa mga sumusubok na mag-business, tuloy-tuloy lang po. Huwag kayong bibitaw. Dapat mabait po kayo sa mga empleyado nyo para maayos din po ang pakikitungo nila sa inyo. Sa part po namin, sir, bali magkakamag-anak po talaga kami na nagtutulong-tulong, sir. Mula sa lola namin, sa nanay ko po, tapos sa biyanan ko na tagabili namin ng saging sa Batangas. Tapos po, yung mga pinsan po namin na kinuha po namin ng mga taga-ayos po dito sa, ng mga halo-halo po. Tagaluto po namin, pinsan ko rin po. Napakahalaga po ng pakikitungo at pakikisama po sa bawat isa. Kahit ikaw po yung may-ari, dapat hindi ka po ahead sa kanila, hindi ka po mataas sa kanila, dapat pantay-pantay lang po kayo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord na eto na, ibinigay na po niya yung matagal na naming hinihiling po. Tapos, sa asawa ko na lagi na andyan para sa akin. Tapos, naiiyak ako. Sa asawa ko na lagi sumusuporta sa akin. Tapos po, sa lola po namin na kahit po lagi may toyo, ayun, lagi po kami sinusuportan sa lahat po ng gusto namin. Tapos po, sa nanay ko na... ano ba yan? Tapos sa nanay ko, yung po na nag-aalaga po ng mga anak namin habang nagtatrabaho po kami. At sa lahat po ng tumutulong sa amin, ng mga kamag-anak po namin. Ayun po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po kay Food Travel PH po na siya po yung unang naniwala sa lasa ng halo-halo namin. At saka po sa mga ARPG riders po namin, thank you din po kasi sila din po ang kumukuha ng order ng mga hindi mga customer na hindi na po mga nakakapila. And then yung sa mga walk-ins po namin na walang sawang pumipila kahit kainitan po, thank you po sa lahat ng suporta. Ha?